Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento, Ganti ng Babaeng Lumpo. Magmula ng malumpo ang ina ni Jackson na si Aling Vicky ay marami nang nagbago sa kanilang buhay. Naging tahimik na rin ang masayahin nilang ina at madalang na tung lumabas-labas ng silid. Hindi pa rin kasi matanggap ni Aling Vicky na sa dinami-rami ng tao sa mundo ay siya pa ang nalumpo. Hindi rin naman makita ng mga eksperto kung anong naging sanhi sapagkat malakas na malakas ang ginang at wala naman tong iniindang sakit. Nagising na lang siya isang araw na hindi na maikilos sa mga paa at dahil sa hindi naman sila mapera kaya napabayaan na lang din ng kanyang kalagayan. Kaya sa tuwing walang pasok si Jackson ay pinagsisilbihan niya talaga ang ina. Hindi na rin naman maasikaso ni Mang Jose ang kanyang asawa sapagkat abala talaga siya sa pagtatrabaho na kung minsan ay ginagawa na ng lalaki ang gabi ng umaga. At ngayong araw kung saan ay walang pasok sa eskwelahan ang 17 years old na binata, kaya naman katulad ng palagi niyang ginagawa ay pinagluluto niya si Aling Vicky ng paborito nitong almusal noon sa umaga. Hinayaan lang ng kasambahay na si Aling Telma ang binata na asikasuhin ng kanyang ina dahil na rin sa request mismo ni Jackson. Ate Telma, ayos naman po ang lasa ng sopas, hindi po ba? Tumangutango ang malusog na babae habang nakangiti. Pagkatapos noon ay nagpatuloy na ito sa paglilinis ng kalat niya sa kusina. Nang masiguro nga na ayos na ang lasa ng pagkaing inihanda, ay kaagad na nagsali ng binata sa mangkok at inilagay sa food tray kasama ang gatas, tubig at gamot na iniinom ni Aling Vicky tuwing umaga. Masaya siyang naglakad papunta sa silid ng ina at nang nasa tapat na ay mahina siyang kumatok bago itinulak ng katawan ng pinto para bumukas ito. Naabutan niya ang ina na nakaupo sa wheelchair nito at nakatanaw sa labas mula sa malaking bintana ng silid. Good morning, Ma. Almusal na po. Nagluto ako ng sopas, oh. Dali-dali niyang inilapag ang food tray sa lamisitang malapit sa ina at pagkatapos ay niyakap niya ito mula sa likuran. Ngumiti naman ang ginang bago mahigpit na humawak sa kanyang mga kamay. Bumati rin ito ng magandang umaga bago niya itinulak ng marahan ang wheelchair papunta sa lamiseta. Maganang kumain ng ginang sapagkat bukod sa paborito nito ang pagkain ay si Jackson pa ang nagluto noon. Mas napaparami talaga ang kain ni Aling Vicky kapag ang anak niya ang nag-aasikaso sa kanya. Hindi rin kasi hinahayaan ng binata na hindi maubos ng kanyang ina ang pagkain inihahanda niya. Ilang minuto ang makalipas, pagkatapos mag-almusal ay uminom na rin kaagad ng gamot ang ginang. Gusto niyong magpainit sa araw, Ma? Tara, habang maaga pa at hindi pa masakit ng sabalat. Pagkatango ni Aling Vicky, pumeso na nga kaagad si Jackson sa likuran ng ginang saka humawak sa handle ng wheelchair at mabagal itong tinulak palabas ng kwarto. Pagdating nila sa sala, ay naabutan nila si Aling Thelma na nagwawalis. Kaya binati na nito si Aling Vicky ng magandang umaga. Ngumiti at bumati rin ang kasambahay habang nagpapatuloy sa ginagawa nito. Ate Telma, pakikuha na lang po yung pinakainan ni Mama sa kwarto, ha? Baka lang gamin eh. Magpapaaraw lang po kami saglit dyan sa labas. Pagkasabing yon ay nagtuloy-tuloy na sila palabas ng bahay at para marilax-relax na rin ang kanyang ina ay dinala niya ito sa malapit na parke na katatayo lang malapit sa kanilang bahay. Mabuti na lang talaga, Ma. Nagtayo sila ng maliit na park dito, no? Kahit papano eh, may matatambayan ng mga tao kapag mainit sa mga bahay. Saka, ang sarap mag-relax, di ba, Nay? Tumango lang ang ginang habang tumitingin-tingin sa mga batang masayang naglalaro sa park. Marami pa silang masasayang pinag-usapan ng ina at talagang kitang-kita sa mga mata nila ang kasiyahan kahit pa baldado na ang ina. Habang pinagmamasdan ni Jackson ang masayang mukha ni Aling Vicky, ay hindi niya maiwasan ng makaramdam ng hindi mapapantayang saya.
para sa binata ay iba ang hatid ng kasiyahan at sobrang nakakataba ng puso kapag nakikita mong masaya ang mga mahal mo sa buhay, lalo na ang pinakamamahal niyang ina. Nang medyo masakit na sa balat ang init ng araw, ay nagpasya silang mag-ina na umalis na sa parke. Pagtindig ni Jackson ay pinagpag niya ang puwetan at kamay bago lingunin ang ina. Tara na ma, uwi na tayo. Nang mapansin niya na tila mayroon itong pinagmamasdan sa harap, ay napabaling din siya roon. At nakita nga niya ang isang maliit na matandang babae na nakasuot ng itim na bestida at may nakasuot sa ulo na lumang see-through cloak. Kuba ito, nakangiwi ng pakaliwa ang mukha at bulag din ang kaliwang mata. Bukod doon ay mayroon itong hawak na tungkod na nagahalo ang kulay ng lumot at putik. Medyo nakripihan si Jackson pagkakita sa matandang babae. Naisip niya kasi kaagad na ganoon ang itsura ng mga masasamang nilalang na napapanood niya sa mga movies. Kaya nang maglakad to papunta sa kanilang mag-ina ay medyo kinabahan din siya dahil nga sa kakatuwang naiisip. Kumapit kaagad siya sa handle ng wheelchair at plano na sana itong itulak palayo, kaya lang ay nahuli na siya. Ni hindi niya rin napansin na nasa harapan na nila ang matandang babae. Nagtaka siya sapagkat mabagal naman ito maglakad at napakurap lang siya saglit, kaharap na nga nila ito. Ano pong kailangan niya po, manang? Nag-wide open smile muna sa mag-ina ang matanda, kaya nakita ni Jackson ang ngipin itong sira-sira na at tila ba nangingitim at naninilaw. Pagkatapos ay saka naglahad ng kamay. Ako si Lelang Olivia, kumakatok sa puso niyong dalisay. Hihingi lang ng barya, bibili lang ng kapirasong tinapay. Napatingala si Aling Vicky sa kanyang anak at ngumiti, kaya naman napabunot na lang sa bulsa si Jackson at nag-abot ng 50 peso sa nanlilimos. Pasensya na po kayo, Lelang Olivia. Iyan lang po kasi yung pera ko eh. Ipambibili rin sana namin ni Mama ng tubig yan, pero hindi bali na po. Kunin niya na po, sabi ni Mama. Ngumiti ulit ng labas ngipin si Lelang Olivia sa mag-ina. Pero tila ba creepy pa rin ang dating noon sa binata dahil sa kakaibang itsura ng matandang babae. Maraming salamat sa inyo. Saka bumaling ang matandang kuba kay Aling Vicky at hinawakan to sa kamay. Pipigilan sana ito ni Jackson, kaya lang ay sinenyesan siya ng inanawag. Dahilan para manatili lang siyang nakaantabay at nakinig sa mga sinasabi ni Aling Olivia. Kapag kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang tumawag. Makakasumpong ka ng tulong, lalo na sa gumawa niyan sa'yo. Napakulot noo si Jackson pagkarinig sa sinabing yon ng matandang babae. Pero hindi na nila nagawang kumprontahin pa ito sapagkat naglakad na ito palayo. Ang gara naman ng matandang kuba na yun. Kasan kaya yun? Kasi parang ngayon ko lang nakita rito sa lugar natin eh. Nagkibit-balikat na lang si Aling Vicky, kaya hindi na lang din muna nagsalita ang binata. Nang mawala na to sa paningin nilang mag-ina, ay hinawakan siya ni Aling Vicky sa kamay bago sabihing umuwi na sila. Pagpasok sa loob ng bahay ay sabay na napasinghot ang mag-ina matapos sumalimuyak ang mabangong niluluto ni Aling Telma. Tulak-tulak pa rin ang binata ang wheelchair hanggang sa kusina. Grabe, nakakagutom yan, Ate Telma. Mukhang mapaparami kami ng kain ni Mama. Mamaya ah. Hindi na niya halos natapos ang sinasabi sapagkat biglang nag-ring ang kanilang telepono na nasa sala. Saglit niyang iniwan ng ina na kausap ang kanilang kasambahay at sinagot ang kung sino mang tumatawag. Hello, Velasco Residence, who's on the line? Ito ang konsensya mo. Nang marinig ni Jackson ang maladamulag na boses ng kanyang kaklasing si Wilfred mula sa kabilang linya, ay napahalakak na kagad siya kasunod ng malutong na mura. Langiya ka, Wilfred. Puti ka. Kagad niya rin tinakpan ang bibig matapos ma-realize na malakas pala ang kanyang boses.
Hindi rin kasi niya nakasanayang magmura kapag nasa loob ng bahay. Mabuti na lang din at hindi siya narinig ni Aling Vicky. Dahil kung nagkataon ay tsak siyang pagagalitan nito. Noon lang hindi pa lumpo ang kanyang ina kapag narinig siya nitong nagsasalita ng kahit anong hindi maganda sa kapwa ay pinapalo niya ang kanyang bibig kaya lumaking hindi nakapagmumura sa loob ng bahay si Jackson. Bumalik siya sa pakikipagbalitaktakan sa kaklase na nasa kabilang linya. Nangiya ka? Ba't ka napatawag? Gago ka? Ano bang meron? Ay putya! Ano? Nag-uulyanin ka na? Ikaw na lang iniintay namin dito sa convenience store, gago ka. Ngayon tayo gagawa yung group project, no? Inanto. Mabuti na lang ay ipinaalala ni Wilfred kay Jackson na meron pala silang group project na gagawin. Nawala na yun sa isipan niya dahil paggising kaninang umaga ay ang pag-aasikaso na kagad sa kanyang ina ang unang pumasok sa utak niya. Napakamot ang ulo si Jackson bago magpaliwanag sa nasa kabilang linya. Naku! Buti na lang tumawag ka. Nawala talaga sa isip ko. Ano, kumpleto na ba kayo? O sige, papunta na ako dyan sa meeting place. Simulan nyo na muna kahit wala ako para hindi masayang yung oras nyo. Gago, hihintayin ka raw namin kasi malayo-layo yung bahay nila, President. Mahirap magsundo-sundo kaya bilisan mo na dyan ha. Huwag ka na maligo. Ito naman. Basta, liwin mo na lang sila. Bibilisan ko na lang ang pagligo. Sige na, bababa ako na to. Pagkababa ng telepono ay dali-dali siyang bumalik sa kusina para magpaalam sa magulang. Ma, may group project nga pala kami ngayon. Mabuti na lang tumawag si Wilfred sa akin. O paano? Maiwan ko muna kayo kay Ate Telma, ha? Pagkatango at pagkangiti ng dalawang ginang ay tumakbo na kagad ang binata papunta sa kanyang kwarto pero bumalik din kagad matapos may maalala. Huminto siya sa mismong bukana ng kusina bago tila hingal na nagpahabol salita. Baka hindi na po ako dito manangalian pero tiran nyo rin po ako ng ulam, ha? Ang bango kasi at malamang masarap yan. Tumakbo na ulit siya pabalik sa kwarto para mag-ayos ng sarili. Narinig pa niya ang tawanan ng dalawang ginang bago niya isinara ang pinto ng kwarto. Matapos maligo, magsipilyo at gumayak, ay nagpaalam na siya sa mga tao sa bahay. Nag-abot muna ng pocket money ang kanyang nanay bago siya lumabas ng bahay. Mabilis na lumipas ang oras. Mabuti na lang din ay mabilis siyang nakarating sa paroroonan dahil harurot sa pagmamaneho ang jeep na nasakyan niya. Pakiramdam nga kanina ng binata ay nakasakay siya sa roller coaster habang ilang pasahero naman ay galit na galit lalo na ang buntis na panay ang pag-alog ng tiyan kapag napapadaan sila sa malubak na kalsada. Pagbaba ng jeep ay kinawayang kagad siya ni Wilfred at ng iba pang kaklase mula sa kabilang bahagi ng pedestrian walkway. Nagbalik kaway din siya sa mga kasamahan at kaagad naghanap ng pedestrian lane na matatawiran. Nang magkakasama na sila ay kaagad siyang inakbayan ni Wilfred at pakunwaring kinutusan ng maraming beses. Langya ka. Pinaghintay mo kami na matagal. Kapag pinagilitan tayo ni President, sisisihin ka talaga namin. Saka bumaling ang malusog na binata sa mga kaklase bago muling nagwika na tumatalsik-talsik pa ang laway. Oh, ituro natin tong gago na to guys ha. Magkaisaan natin. Magkaisa tayo total. Group project naman to eh. Kaya group effort din dapat. Nagtawanan pa ang mga magkakaklase hanggang sa matigilan na sila dahil may dumaang jeep na eksaktong walang kahit sinong sakay na pasahero. Humintuto sa tapat nilang magkakaklase at nag-offer na ihahatid sila basta magbabayad sa tamang halaga. Pumayag na rin ang lahat kahit medyo may kamahalan ng bayad dahil nga medyo malayo-layo ang bahay na kanilang pupuntahan. Ang maganda pa roon ay hindi na nila kailangan pang magdalawang sakay. Habang isa-isang nagsasakaya ng lahat, ang magkaibigan naman ay pumesto sa unahan. Naunang sumakay si Wilfred na sinunda ni Jackson. Pagkaupo ay kaagad na patingin si Jackson sa hilera ng mga bangketa na hindi kalayuan doon at napansin niya ang isang pamilyar na tao. Ha? Si Delong Olivia yun ah.
Natigilan na siya sapagkat bigla na lang lumingon ang matandang babaeng Kuba sa kanya at pagkuhan ay ngumiti ito ng makabuluhan bago tila bumulong. Sa hindi malamang kadahilanan ay parabang narinig niya ang garalgal na boses ni Lelang Olivia kahit pa maingay ang paligid dahil sa mga busina ng sasakyan at ng mataong lugar. Kahit anong mangyari, huwag mong palalampasin ang lahat ng makikita mo ngayon. Malinaw na malinaw ang mga katagang yon na narinig ng dalawa niyang tenga na naantala lang matapos bumusina ang jeep na sinasakyan nila. Saglit siyang napalingon sa rearview mirror bago magbalik tingin sa kinaroroonan ni Lelang Olivia. Kaya lang ay bigla na lang itong naglaho na parang bula. Iginalapan niya ang tingin sa hilera ng mga bangketa pero hindi na niya talaga nakita ang matandang babaeng Kuba hanggang sa umandar na lang paabante ang jeep. Uy, Jackson! Tara, magbayad na tayo, no? Tara, sige. Magkano nga ulit? 21 pesos. Pagkabot niya ng bayad sa kaklase, ay sumulyap pa siya sa pagbabaka sakaling makita pa niya si Lelang Olivia pero hindi na talaga niya ito nakita. Pasado alas 11 ng umaga ay nakarating na nga sila ng bahay ng class president. Kumain muna sila ng pananghalian at nagpahinga hanggang alauna bago simula ng kanilang group project. Dahil sa pagiging abala ay nakalimutan na ng binata ang nangyari kanina. Natuon na kasi ang atensyon niya sa ginagawa. Hindi na nga rin nila namalayan ang paglipas ng oras hanggang sa matapos sila na mag-aalas 3 na ng hapon. Yahoo! Merienda time na! Merienda time na nga! Ilang minuto pagkatapos nilang kumain ng ginataang halo-halo ay nag-uwian na nga ang mga magkakaklase. Tiyempo na napadan ulit ang jeep na nasakyan nila kanina kaya mabilis silang nakarating sa bayan at doon na naghiwa-hiwalay. Nang mapalingon si Jackson sa hilera ng mga bangketa ay muli na namang sumagi sa isip niya si Lelang Olivia na nakita niya kaninang umaga ron. Naalala na lang din tuloy niya ang narinig na boses kanina. Kahit anong mangyari, huwag mong palalampasin ang lahat ng makikita mo ngayon. Napabulong tuloy siya sa sarili matapos maalala mga yon. Ano kayang ibig sabihin nun? Pagkuhan ay sa kanya ay binaling ang atensyon sa kalsada para maghintay ng jeep na masasakyan pa uwi sa kanilang area nang makita niya si Wilfred. Oh, nandito ko pa pala? Kumamot-kamot lang sa ulo ang malusog na binata bago marahang lumapit sa kanya. Naglakad na talaga ako kanina pa uwi kaso bumalik ako. Kakalabitin sana kita kaso naman titig na titig ka sa mga bangkete. Parang kanina ka pa ganyan kahit nung papunta tayo sa bahay nila class president. Tumawa lang ng pilit si Jackson habang napapahimas ng noo at pagkatapos ay saka siya nagdahilan sa kaibigan. Ha? Talaga? Parang di naman. Nik-nik mo, Lelang mong panot. Kanina ko pa talaga napansin oh, pabulong-bulong ka pa nga eh. Nagmerienda ka naman, pero para kang lalipasan. Loko-loko, uwi ka na nga, mag-aalas 4 na oh. Pauwi na talaga ako no. Kaso, parang nakita ko si Mangusi lumikuro sa paradaan ng tricycle eh. Napakulot noo si Jackson bago patanong na nagsalita. Si Papa? Tumangulang ang malusog na binata. Eh, paano makikita eh, alas 5 pang uwi nun. Sinadya niyang tumigil sa pagsasalita at lumingon sa sinasabi ni Wilfred na tricycle-an. Saka anong gagawin ni Papa ron? Eh dito ang sakayan pauwi sa amin. Napakamot ulo na lang sa ulo si Wilfred na tila naguguluhan na rin sa kanyang nakita. Siguro baka kamukha lang ng Papa mo. Sige na nga, uwi na ako. So paano? Itakis na lang sa Monday sa school ha? Ingat ka dyan sa pag-uwi. Ikaw din, Yobab. Natatawang sinundan ng tingin ni Jackson ang kaibigan hanggang sa mawala na to. Nagabang na lang siya ulit ng jeep na sasakyan ang kaso lang ay napalingon naman siya bigla sa terminal ng tricycle.
Eksaktong pagtuon ng paningin niya roon ay walang ano-ano na sumagi na lang sa isip niya ang bulong ni Lelang Olivia. Kahit anong mangyari, huwag mong palalampasin ang lahat ng makikita mo ngayon. Pagkaalala sa mga katagang yun ay na-curious tuloy siya kung si Mang Jose nga ba talaga o hindi ang nakita ng kanyang kaibigan. Habang nagninilay-nilay ay nagsimula siyang maglakad hanggang sa marating ang mismong terminal ng tricycle. Diniretso niya ang kaling naroon hanggang sa marating ang dulo kung saan nakita niya ang maliit na gusali. Nagtataka siyang pinagmasdan kung anong meron sa gusaling yon dahil wala namang kakaiba at interesanting bagay siyang napapansin. Kung si Papa yung nakita ni Wilfred, ano naman ang gagawin dito ni Papa? Makabalik na nga. Pagbalik niya sa jeepney loading area ay naglibot-libot pa siya ng tingin hanggang sa makita ang pamilyar na tao. Si Ma'am Riza, nakasamahan ng kanyang tatay sa trabaho. Minsan itong nagpunta sa kanila noong kaarawan ni Mang Jose at iba pang okasyon kaya naalala niya ang mukha. Parang nagulat naman ang babae pagkakita sa kanya pero lumapit din ito pagkalaon. Ma'am Riza? Nakangiting tumango ang babae bago nagsalita. Anak ka ba ni Jose? Opo. Saan ka galing? Pumasok ka? Sabado ngayon eh. Nag-group project lang po. Pauwi na rin po. Eh kayo po, saan po kayo galing? Natawa ang babae bago sumagot sa kanyang tanong. Anong saan ako galing? Itaga rito lang ako sa bayan nakatira. Kakauwi ko lang galing sa trabaho. Sabay nga kami ng papa mo kaso umuwi na yata yun eh. So, paano? Maiwan na kita dyan. Ingat ka ha. Ikumusta mo na lang din ako sa mama mo. Opo. Hindi na halos natapos ng binata ang pagsasalita dahil tinalikuran na rin siya kaagad ni Riza. Napakaway na lang siya rito hanggang sa may jeep nang dumating na sinakyan niya rin kaagad. Habang nagbabiyahe ay maraming kakatuwang bagay ang pumasok sa isip niya. Pero hindi na lang niya ito in-entertain masyado. Pag-uwi ay expected na niyang naroon na ang ama, kaya tila excited din siya pagpasok sa loob ng bahay. Welcome back sa akin! Nandito na ako! Nagmano siya sa ina na nanunood sa sala at iginala niya ang tingin. At nang mapansin parang tahimik pa rin ang bahay ay saka siya muling bumaling sa ina. Wala pa si Papa? Pagkailing ng kanyang ina ay napakunot noo. Eh sabi ni Ma'am Riza, nakauwi na raw si tatay eh. Hindi kaya siya talaga yung nakita ni Wilfred doon? Ay. Nagtungo na lang siya sa sariling kwarto at saka nagpalit ng pambahay. Pagkahiga ay nakatulog din siya kaagad dahil sa pagod. Subalit, napadilat din ang kanyang mga mata matapos maramdaman ang isang malamig na samyo ng hangin sa kanyang tenga. Napalingon kagad siya sa nakabukas na bintana at mula sa likod ng puting kortina ay may naaninag siyang anino ng isang tao. Ginusto niya itong lapitan kaya lang ay hindi naman niya maigalaw ang katawan. Nang magsalita ang nasabing kung sino mang nilalang na nagkukubli ay nabusesan kaagad to ni Jackson. Ha? Lelang Olivia? Kapag kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang tumawag. Makakasumpong ka ng tulong, lalo na sa gumawa niyan sa iyo. Unti-unting nangilabot ang binata matapos marinig ang umaalingaungaw na tinig na matandang babaeng kuba. Ano pong ibig niyong sabihin? Kahit anong mangyari, huwag mong palalampasin ang lahat ng makikita mo ngayon. Unti-unting naglaho ang anino sa likuran ng puting kurtina kaya sinikap ng binata na makagalaw para makapagtanong pa rito. Lelang Olivia, please po, ano po bang ibig niyong sabihin? Huwag kang mahihiyang tumawag at may darating para tulungan ka. Pagkatapos ng umaalingaungaw ng mga katagang yon, ay bigla na lang naglaho ang anino na matandang babaeng kuba. Biglang napadilat ang binata kasunod ng pagsampal sa sariling mukha sapagkat merong lamok na kumagat doon.
Napabangon din siya sa kama at saka nagkakamot ng binti dahil sa dami ng lamok na pumapapak. Nang makatulog pala kasi siya kanina ay nakalimutan niyang buksan ang electric fan at isara ang bintana. Napaungot siya habang pinipihit ang bukasan ng wall-mounted electric fan. Pagkatapos noon ay tinungo niya ang bintana. Isinara niya ito at winagwag ang nakabulumbon na puting kurtina. Nang nakawagwag na, hinawi-hawi niya ito hanggang sa masakop ang buong bintana. Pagkakita niya sa anino sa puting kurtina ay muling sumagi sa isip niya si Lelang Olivia at ang panaginip kanina. Napabuntong hininga siya pagkalaon. Ano kayang ibig sabihin nun? Siguro dapat makita ko ulit si Lelang Olivia at makausap. Lumabas siya ng silid at nagtaka dahil walang tao sa sala kaya napatingin siya sa orasan. 8:30 pa lang naman ah. Bakit wala ng tao rito sa sala? Ang aga naman nilang matulog ngayon. Nasabi niya yon dahil kapag ganoong oras ay nanunod pa ang kanyang mama at papa ng paborito nitong mga teledrama tuwing gabi. Dumiretso na lang siya sa kusina at naghapunan. Pagkalipas ang ilang minuto, matapos niyang mahugasan ng mga pinagkainan, ay bumalik siya sa sala para buksan ang TV. Nasa kasagsagan na siya ng panonood nang bigla naman siyang nakarinig ng tila humahagulgol, kaya hininaan niya ang TV. Pinakinggan pa niya ito hanggang sa makumpirma niya na tila nang gagaling ang pag-iyak sa silid ng kanyang mga magulang. Ha? Si Mama? Marahan niyang tinungo ang silid ng mga magulang na nasa kabilang side sa pinakadulo at sa gilid ng nakasarang pinto ay nakaupo siya at taimtim na nakikinig upang malaman kung bakit umiiyak ang kanyang ina. Kung sino man ang nagsabi sa iyo ng maling balita na yan, iharap mo sa akin para isampal ko sa pagmumukha niya na mali ang paratang niya sa akin. Napakawala ko namang konsensya kung lumpo ko na nga tapos eh mambababae pa ako, Vicky. Ano ka ba? Sa tinagal-tagal nating nagsasama eh, sa tingin mo lolokoy pa kita? Ipagpapalit pa kita sa iba? Nanlaki ang mata ng binata matapos marinig ang paliwanag ng kanyang ama na siyang dahilan kung bakit lalong napahagulgol si Aling Vicky. Sinong nagsabing kalat na? Iyar mo nga sa akin, Vicky. Patunayan nila na totoo. Bakit ba kasi nakikinig ka sa mga ganong klaseng tao? Hindi nila alam na pamilya ang sinisira nila sa pagkakalat nila ng chismis. Habang nagpapatuloy sa pakikinig ang binata sa mga pinag-uusapan ng kanyang mga magulang, ay doon niya rin napagtagni-tagni ang mga nangyari kanina. Maniwala ka sa akin. Hindi ko kayo iiwan ng anak natin. Huwag ka maniwala sa ibang tao, no? Bukas, sasabihan ko nga rin yung Telma na yan na huwag kang dalhin sa kung saan-saan para lang makasagap ng mga maling chismis. Nakakasama rin ang loob eh. Nagtatrabaho ko ng tahimik at maayos para sa pamilya natin pero ganito ang nangyayari. Huwag mo naman sana akong akusahan kaagad. Pagagulgul lang ang isinukli ni Aling Vicky at habang pinakikinggan yun ng binata ay parang nadudurog na rin ang kanyang puso. Ito kasi ang unang pagkakataon na marinig niyang gano'n ang pag-iyak ng ina. Gusto niya man sana itong pasukin sa loob para damayan kaya lang sa hindi malamang dahilan ay pinanghinaan siya ng kalooban. Kung may nakita man sila, baka mga katrabaho ko lang yon. Kinala mo naman ang mga katrabaho ko, hindi ba? Sinasama ko pa nga rito yung mga yun kapag may pagkakataon eh. Kapag nakilala ko yung mga nagkakalat ng chismis para masira pamilya natin, nako, humanda talaga silang lahat sa akin. Kakasuhan ko sila. Inuulit ko sa iyo. Hindi ko babae si Risa, katrabaho ko lang yun. Doon na tuluyang nalinawan si Jackson sa mga nakita kanina. At dahil sa hindi na rin niya kinaya mga naririnig, ay patakbo siyang bumalik sa sala at pakunwaring nilibang ang sarili sa panonood ng TV. Kaya lang kahit anong gawin niya, ay parang nakaukit na ang mga narinig kanina na paulit-ulit nang tumatakbo sa kanyang utak. Pinatay niya ang TV saka nagkulong ng kanyang kwarto. Pagkahiga ay hindi niya namalayang napapaluhan na rin siya. Hindi niya talaga kayang maisip na magkakawatak-watak ang kanilang pamilya. Ni hindi rin sumagi sa utak niya na magagawang magloko ng kanyang ama na mataas ang tingin niya at hinahangaan pa naman ng lubos dahil sa kasipagan nitong taglay.
Gustong iwaksin ang utak niya na hindi kayang gawin ni Mang Jose ang lokohin ng kanyang ina na ngayon ay nagdurusa sa pagiging lumpo. Pero base sa mga nangyari kaninang hapon sa mismong nasaksihan niya, ay parabang nabibigyan ng benefit of the doubt ang binata. Hindi pwede to. Hindi magagawang magloko ni tatay. Natigilan siya matapos sumagi sa isip niya si Ma'am Riza na nakita niya kanina sa bayan at ang sinabi ni Wilfred na nakita naman ito ang kanyang tatay sa kaparehong lugar. Doon ba sila nakikita sa lugar na yun? Nakatulugan na lang niya ang sobrang pag-iisip patungkol sa bagay na yon. Kinabukasan, tahimik ang loob ng bahay nang magising si Jackson at pagsilip niya sa kusina ay naabutan niya roon si Aling Telma na nagluluto na ng almusal. Umupo siya sa tapat ng dining table bago bumati sa kasambahay. Good morning po, Aling Telma. Gising na sila mama at papa. Bumati rin muna ang ginang bago nito sabihin kanina pagising ang kanyang mga magulang. Subalit ang mas ipinagtataka niya nang sabihin ni Aling Telma na pumasok daw ang kanyang ama. Dahil doon ay napakunot noo siya habang umiinom ng tubig. Ha? Anong papasok eh linggo ngayon? Natigilan siya nang maalala ang narinig na usapan ng kanyang mga magulang kagabi. Malamang doon na yung pumunta sa babae niya. Ay nako. Napakuyom ang kanyang kamao at aalis na sana sa kinauupuan, kaya lang ay pinakiusapan siya ng kasambahay na mag-almusal na muna. Sinabi rin ni Aling Telma na siya na ang magdadala ng pagkain sa kanyang Mama Vicky. Hindi na rin naman tumanggi si Jackson sapagkat alam niyang nahihiya rin si Aling Vicky na makita niyang namumugto ang mga mata ng ina nito. Nang mahaina na siya ng makakain, ay mabilis na nag-almusal ang binata habang iniisip kung paano makakatulong sa sitwasyon ng kanilang pamilya. At makalipas pa ang ilang saglit, ay nagpaalam muna siya kay Aling Telma na lalabas ng bahay. Pumunta nga ang binata sa bayan kung saan nakita ni Wilfred ang kanyang ama. Pagdating sa tapat ng maliit na gusali, nung una ay nagdadalawang isip na siyang pumasok. Subalit nang maalala na naman niya ang pagkagulgol ng ina kagabi, ay nagkuyom na lang siya ng kamay at lakas loob na naglakad papasok sa loob nito. Medyo luma na at wala masyadong tao, kaya hindi niya rin alam kung saan at kung paano magsisimulang hanapin ang kanyang ama na hinihinalang nagloloko sa kanyang nanay. Maswerte na lang siya talaga sapagkat eksaktong nakita niyang papasok din si Riza. Nagtago siya sa isang sulok para hindi makita ng babae at nang makakyat na yon sa may kalumaan na ring hagdan ay palihim niyang sinundan hanggang sa pumasok to sa isang silid. Pagkasara noon ay dahan-dahang lumapit si Jackson at inilapit ang tenga sa pintong pinasukan kanina ni Riza. May narinig siyang mga boses na tila nagtatawanan at taga-harutan. Pero hindi niya masyado maintindihan dahil malabo sa pandinig niya ang mga pinagsasabi, kaya napakamot ulo siya. Hanggang sa mapatingin siya sa fire and emergency exit door na nakabukas. Lumapit siya roon at tiyempo na naroon banda ang bintana ng silid na pinasukan ni Riza. Maraan siyang lumapit at dumungaw roon hanggang sa makita na nga niya ang hindi inaasahang bagay. Ang nirerespeto niyang ama na si Mang Jose ay nakikipagharutan sa katrabaho nitong si Riza. Wala pang suot na damit ang Ginoo habang nakakandong naman sa kanya ang babae. Hindi alam ni Jackson kung paano ibubuhos ang galit habang pinagmamasdan ang lambingan ng dalawa. Napapikit siya at lumakad palayo pero bigla ring napahinto at bumalik sa sikretong pagmamatsyag sa kanyang ama at sa kalaguyo nito. Doon ay tahimik niyang pinakinggan ang usapan ng dalawa. Kanina pa akong umaga rito naghihintay, alam mo ba yon? Ang akala ko nga talaga eh, hindi ka napupunta eh. Ang aga mo naman kasi. At sa kalinggo ngayon, di ba? Dapat nandun ka kay Vicky at inaasikaso siya. Natigilan na si Riza sa pagsasalita matapos makita ang kanyang kalaguyo na napaismid. Hinimas niya ang magkabilang pisngi nito sa kahinalikan ng mariin sa labi. Nang makita naman yon ni Jackson
ay napakuyom siya ng kamao sa sobrang galit pero pinigilan niya ang sarili dahil gusto pa niyang masaksihan kung ano-ano ang mangyayari. Nag-away ba kayo ni Vicky? Sabi ko naman sa iyo, di ba? Huwag mo na rin siyang masyadong istresin. Alam mo naman ang kalagayan niya eh. Hindi ko naman siya inaway eh. Siya mismo nag-open ang usapan. Nakakatunog na siya sa relasyon natin. Sabi niya, marami na raw ang nakakakita at nakakapansin sa ating dalawa. Tila hindi naman na nagulat si Risa na tumayo na at nagtungo sa bandang kusina. Nagtaka naman si Mang Jose sapagkat tila kalmado lang ang kanyang kabit. Parang relax ka pa dyan ah. Ngumiti at nag-flying kiss si Risa kaya mas lalong nanggigil si Jackson habang pinagmamasda ng mga yun. Dapat ba matakot ako? Ano namang magagawa ng lumpo sa akin? Saka hello, lagpas isang taon na tayong nagsasama, no? Ngayon pa ba ako matatakot? Habang naglalakad palapit ay isa-isang hinubad ng babae ang suot na damit hanggang sa ambra at panty na lang ang matira sa kanya. Pagkatapos noon ay pinatungan niya si Mang Jose na nakahilata ng upo sa couch. Matagal ko ng pangarap na malaman ni Vicky ang tungkol sa atin para naman maghiwalay na kayong dalawa. Akala ko ba sabi mo makikipaghiwalay ka sa kanya? Ang tagal ko nang naghihintay, Jose. Pinagapang niya ang mga daliri sa dibdib ng lalaki na tila naaaliw naman sa kanyang ginagawa. Hanggang kailan ba ako maghihintay na masolo ka? Ngumiti naman si Mang Jose at sa kahinabol ng halikang kalaguyo na tila nagpapakipot pa. Kaunting tiis na lang. Hindi matatapos tong taon na to eh, masosolo mo na ako. Makikipaghiwalay na ako kay Vicky. Bigyan mo lang ako ng kaunting oras. Bumabuelo lang ako sa anak ko. Palagi naman ako may oras sa iyo eh. Kaya sana ikaw rin. Makipaghiwalay ka na sa babaeng lumpo na yon. Malapit na, mahal kong Risa. Promise. Malapit na malapit na. Hindi na nga nakapagpigil ng mga sarili ang dalawang hayok sa laman ng isa't isa. At nangyari na nga ang pagdiniig na kitang-kita mismo ng dalawang mata ni Jackson. Hindi makapaniwala ang binata na makakagawa ng ganong klase ng pangangalunya ang kanyang ama. Dahil hindi na niya kayang tanggapin ang mga nakikita ay patakbong lumayo sa lugar na yon at hindi na rin namalaya na tumatagas pala ang kanyang mga luha. Sa gitna ng kalsada siya mismo napainto habang umiiyak at tumihingal. Bigla rin siyang nasuka dahil sa biglang tensyon na naramdaman matapos sa mga nakita na hindi niya rin masikmura. Mabuti na lang ang isang traffic enforcer ang nakapansin sa kanya. Kaya inalalayan siya nito at itinabi sa pedestrian hallway. Doon ay pinagpatuloy niya ang pagagulgol hanggang sa bigyan na siya ng tubig ng traffic enforcer. Nang medyo kalmado na ang kanyang pakiramdam, ay nagpasalamat siya sa traffic enforcer bago sumakay ng jeep pa uwi sa kanila. Pagbaba niya ng sasakyan, sa kanto pa lang papasok sa kanilang iskinita ay inayos na niya ang sarili sapagkat ayaw niyang makita ang kanyang ina na namumugto ang kanyang mga mata. Mabagal siyang naglakad habang muling inaalala ang mga nakita kanina. Malinaw na malinaw ang kanyang nasaksihan na ibig sabihin noon ay totoong nangangalunya ang kanyang tatay. Napabuntong hininga siya at muling namuo ang luhang handang pumatak pero pinigil niya yon hanggang sa martinga niya ang parke kaya doon siya naupo sa duyan at marahan itong inuga. Bakit nung ginawa yun pa? Grabe yung panlulokong ginawa mo sa amin ni Mama. Napapikit siya kaya tuluyan na nga ulit pumatak ang luha. Pero pinunasan niya rin to kaagad kasunod ng pagbabaliktanaw sa mga narinig niyang usapan kanina. Dapat ba matakot ako? Ano naman magagawa ng lumpo sa akin? Saka hello, lagpas isang taon na tayong nagsasama. Ngayon pa ba ako matatakot? Makipaghiwalay ka na kasi sa kanya. Matagal na akong naghihintay, no? Kunting tiis na lang. Hindi matatapos ang taon na to. Masosolo mo na ako. Makikipaghiwalay na ako kay Vicky. Bigyan mo lang ako ng kaunting oras. Bumubuelo lang ako sa anak ko. Palagi naman ako may oras sa iyo eh. Kaya sana ikaw rin. Makipaghiwalay ka na sa babaeng lumpo na yan, no? Malapit na, mahal kong Risa. Promise, malapit na malapit na.
Napahigpit ang hawak niya sa makapal na lubid ng duyan matapos muling maalala mga salitang yon. Nasasaktan ang binata para sa kanyang ina na wala namang ibang hinangad kundi mahalin ang kanilang pamilya. Napailing na tuloy siya habang inaayos ang sarili. Paano ako uuwi sa ganitong itsura? Baka mapansin pa ni Mama at magtanong yun. Hindi ko alam kung ano sasabihin sa kanya. Sasabihin ko ba sa kanya? Tumayo siya at muling nagpunas ng mukha gamit ang damit. Binahig-bahig pa rin niya ang buhok at nang hahakbang na palabas ng parke ay bigla na lang siyang tila nakaramdam ng kakaibang lamig kahit pa sikat na sikat ang araw. Bigla na lang kasing umihip ang hangin at nang dumampito sa kanyang balat ay nanayo ang kanyang mga balahibo bago muling marinig ang pabulong na tinig ni Lelang Olivia. Huwag kang mahiyang tumawag at may darating para tulungan ka. Dahil sa tinig na yon ay napalibot siya ng tingin sa buong parke, subalit wala naman siyang nakitang kahit na sino roon. Kaya naman minadali niya ang paglalakad pauwi sa kanilang bahay hanggang sa maabutan na nga niya si Aling Telma na nasa mismong gate at nag-aayos sa mga kartong may kung anong laman sa loob. Napakunot noo siya habang pinagmamasdan ng mga yon. Ate Telma, ano po ang mga yan? Tumulong siya sa pagbubuhat hanggang sa mapansin ang ilan sa laman ng karton. Nang makita niyang ilang gamit ng kanyang ama, ay bigla siyang muling napatingin sa kasambahay. Nang malungkot na tumango ang ginang ay doon na naintindihan ni Jackson kung anong nangyayari. Kaya dali-dali siyang tumakbo sa loob ng bahay para puntahan ang ina sa silid nito. Ma! Ma! Mama! Naabutan niya si Aling Vicky sa tapat ng malaking bintana na humahagulgol sa pag-iyak. Ramdam na ramdam niya ang matinding sakit ng kalooban ng ginang sa bawat paghikbi at pag-iyak nito. Kaya marahan siyang lumapit at niyakap na lang ang pinakamamahal niyang nanay. Sige po ma, iyak niyo lang po yan. Ma, nandito lang ako ha. Hindi ko po kayo iiwanan, promise ma. Hindi ko po kayo pababayaan. Dahil sa mga sinabing yon ng binata ay mas lalong humagulgol ang ginang habang napapahigpit ng pagyakap sa kanya. Napapapalaho na rin tuloy si Jackson ng iyak sapagkat hindi niya matik na nagkakaganoon ang kanyang ina. Pagdating naman ni Aling Telma ay inalo-alo niya ang mag-ina habang pinalalakas ang kalooban at pagkalipas ng ilang pang minuto ay humupa na rin ang pagluha ng mag-ina. Pero ramdam pa rin sa kapaligiran ang matinding kalungkutan. Nang kalmado na ang lahat, ay ikinuwento nga ni Jackson sa ina at kay Aling Telma ang mga nasaksihan niyang kababuyan ng kanyang tatay at ng kalaguyo nito. At kahit masakit, ay tinanggap nila yung mag-ina. Pagsapit ng alas 10 ng gabi, eksaktong tapos ng kumain ng mag-ina, ay bigla namang dumating si Mang Jose na tila nakainom. Padabog itong pumasok ng bahay matapos makita ang mga gamit niya na nasa labas na ng bakuran. Kinalampag niya ang pinto at padabog na nagsalita sa mag-ina na nasa sala at nililibang ang sarili sa panonood ng TV. Bakit nasa labas ang mga gamit ko? Sino naglabas ng mga gamit ko ha? Walang nagsalita sa mag-ina. Tila ba bingi sila at hindi narinig ang kung anong sinasabi ni Mang Jose. Kaya muli itong kinalabog ang pinto. Sa pagkakataong yon ay mas malakas na yon kaya medyo nabigla silang lahat. Alam ba, pinakausap ko kayo ah! Susuray-suray niyang kinuhang remote sa kapinatay ang TV. Ala, wala pa rin magsasalita sa inyo? Hindi pinansin ni Jackson ang kanyang ama dahil masamang masama ang loob nito sa ginawa nitong panluloko sa kanila ni Aling Vicky. Tumayo lang siya at kinuha ang ina saka itinulak papunta sa silid nito. Kaya lang ay natigilan sila sapagkat lalong naghurimentado ang Ginoo. Alam ba, magabastos kayo ah! Pinakausap ko kayo at tinatanong kung sinong naglabas ng mga gamit ko. Kasunod noon ay hinatak nito ang TV saka itinumba. Ala, wala pa rin sasagot. Ang kapal naman ng mukha niyong ikaw pa magalit pa. Alam na namin ang kagaguhan mo, no?
Kitang-kita ng dalawang mata ko ang pinag-aagawa nyo kanina nung malandi mong katrabaho. Ayaw ka na ni Mama na makasama pa. Ayaw ka na namin makasama. Tila natauhan ng Ginoo sa mga sinabi ng kanyang anak, pero pagkalaon ay bigla rin siyang bumuelta na hindi napagandaan ng mag-ina. Ako ang palalayasin yung dalawa. Kayo lumayas dito sa pamamahay ko. Lumayas na kayo dahil mga wala naman kayong silbi sa buhay ko. Mga pabigat! Sa pilitan niyang hinatak ang wheelchair, kaya sinikap ni Jackson na protektahan ang ina hanggang sa tuluyan siyang may pagtulakan sa labas ni Mang Jose. Wag na kayong babalik dito, ah. Mga gagong sampid na palamunin ko lang kayong dalawa. Ako ang bumili ng bahay na to at hindi tayo kasal, Vicky. Napaluha na lang ng tahimik si Aling Vicky matapos masampal ng katotohanan. At dahil wala na silang nagawa ng gabing yon, kaya napilitan na lang muna silang makitulog sa bahay ni Aling Telma na malapit lang naman doon ang bahay. Hindi man yun kasing ganda ng kanilang bahay, pero ramdam naman nila ang pagmamahal ng kasambahay at malugod na pagtanggap. Sa isang may kasikipang silid, nagsiksikan sa pagtulog ang mag-ina. Pero hindi rin sila halos dinalaw ng antok dahil sa mga pangyayari, at habang nakaiga sa papag ay naririnig pa ni Jackson ang pag-iyak ng kaawa-awa niyang nanay. Kaya niyakap na lang niya ito ng mahigpit. Magiging okay din po ang lahat, Ma. May tutulong rin sa atin para makaahon sa ginawa ni Papa. Huwag po kayo mag-alala. Hindi na natapos ni Jackson ang pagsasalita, sapagkat bigla na lang lumamig ang kaninang mainit na silid na kinaroroonan nila. Napatingin siya sa bintanang nakabukas, sapagkat naisip niyang doon nang gagaling ang lamig na pumapasok na tila nanunuot sa kanilang mga kalamnan. At ilang saglit pa nga ay nagulat siya nang dumungaw mula roon si Lelang Olivia. Napatras silang mag-ina matapos makita ang hindi kaaya-ayang pagmumukha ng matandang kuba. Ha? Lelang Olivia, ano pong ginagawa niyo rito? Nginitian ang matandang ginang ang mag-ina, at sa isang iglap ay tila ba gumaan ang kanilang pakiramdam. Para bang may kung anong nakaka-relax na presensya ang lumukob sa kanila. Tumating na ang tulong. Napalingon sa isa't isa ang magnanay bago magbalik tingin kay Lelang Olivia. Ano po yun? Noong ako'y nangangailangan kahit wala kayong sapat na pera, pinagkalooban niyo ako at hindi nagdalawang isip na magbigay ng tulong. Ngayon, ibabalik ko ng doble ang tulong na yon. Hindi man pinansyal, pero matutulungan ko kayo sa ibang paraan. Sumunod kayo sa akin. Nang gabing yon, habang natutulog ng mahimbing si Aling Telma, ay lumabas nga ng bahay ang mag-ina para sundan ang misteryosang matandang kuba hanggang sa makarating sila sa tapat ng parke. Nagkatinginan pa ang mag-ina bago muling nagsalita si Jackson. Lelang Olivia, ano pong ginagawa natin dito? Hindi lumingon at tumugon ng ginang, kaya nagpatuloy lang sa pagsunod hanggang sa makapasok sa loob ng parke. At sa isang iglap ay biglang nagbago ang kapaligiran. Para silang nag-warp sa ibang dimensyon, kaya hindi alam na mag-ina ang mararamdaman pagkatapos noon. Napaligiran sila ng matatayog na puno na parabang nagsasayawan dahil sa mahinang pag-ihip ng hangin. At kahit ganoon ang kapaligiran, ay maliwanag pa rin dahil sa napakaraming alitaptap na nagkalat sa buong paligid. Lelang Olivia, nasan po tayo? Naudlot na ang binata sa pagsasalita, dahil paglingon niya sa kaninang kinaroroonan ng matandang kuba ay wala na ito roon. Napahigpit tuloy ang kapit niya sa handle ng wheelchair, sapagkat unti-unti na siyang nangingilabot. Hindi na kasi normal itong mga nangyayari na para lang silang nananaginip na mag-ina. Nananaginip lang ba tayo, Ma? Hindi rin nakasagot si Aling Vicky na tila namangha naman sa mga nakita. Parang napakahiwaga ng kapaligirang napuntahan nila. Hindi kayo nananaginip. Ako to, si Lelang Olivia.
Ganoon na lang ang pagkamangha ng mag-ina matapos makita ang maladiwatang anyo na kanina lang ay matandang kuba na nakakatakot ang mukha. Pagkalaon ay humarap na to kay Aling Vicky sa kanagwika. Mabuti kang tao pero nakikita ko ngayon sa mga mata mo ang matinding kalungkutan. Galit at pagnanais na makapagganti pero huwag kang mag-alala. Dahil ako ang gaganti at gagawa ng paraan para maipatid mo ang iyong galit. Matutulungan ko kayo. Ibigay niyo sa akin ng kahit anong bagay na mayroong kaugnayan sa iyong asawa. Tila nagulat naman ang mag-ina at saglit na nagkatinginan. Paano niyo pong nalaman ang tungkol sa kanila ni Papa? Ngumiti si Lelang Olivia bago ulit nagsalita. Hindi na mahalaga yun, Jackson. Saka siya naglahad ng kamay kay Aling Vicky. Napabuntong hininga naman muna ang ginang sapagkat nagkakaroon pa siya ng pagdadalawang isip kung susundin niya ang sinasabi ng maladiwatang kausap. Nang hawakan ni Jackson ang magkabila niyang balikat at pinisil-pisil ay doon na nakapagdesisyon si Aling Vicky. Marahan niyang binunot ang wedding ring at saka inabot ni Lelang Olivia. Napangiti na naman ang maladiwatang nilalang bago nito itiniklop ang kamay. Ngayon pa lang ay babalaan ko na kayong mag-ina. Kung hindi niyo magugustuhan ang inyong mga nakikita at maririnig, ay mas maiyak na pumikit na lang kayo at magtakip ng tenga. Hindi umimik si Jackson. Minasdan niya lang ang kanyang ina na seryoso ang pagmumuka at mukhang desidido na sa kung anong mangyayari sa gabing yon. Kaya muli niyang binalingan ang tingin si Lelang Olivia at nagsalita. Sige po, anda na po kami ni Mama. Kung ganon, ay magsisimula na tayo. Sa isang iglap ay biglang nagliparan palayo ang mga alitaptap na nasa paligid nila. Kaya dumilim ng husto ang kapaligiran ng ilang saglit. Subalit may biglang tila bonfire na umusbong sa kanilang kalagitnaan kaya nagliwanag din kaagad ang madilim na paligid. Sabay na napatingin ang mag-ina roon habang naghihintay sa mga susunod na magaganap. Nagsimulang magboka si Lelang Olivia. Mga salitang hindi pamilyar sa mag-ina. Mga salitang ngayon lang talaga nila narinig sa tanang buhay nila. Ilang ulit yung binigkas ng maladiwatang babae hanggang sa unti-unting umihip ang hangin. Kaya napatingin sa mga puno si Jackson. Pakiramdam niya habang nakatuon ng atensyon sa mga puno ay parabang may sariling buhay ang mga ito na sumasayaw sa bawat paghampas doon ng hangin. Unti-unti ring umaalingaw-ngaw ang ritual na ginagawa ni Lelang Olivia at nang dumampi sa balat niya ang malamig na simoy ng hangin ay kaagad nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Saglit siyang napayakap sa sarili, subalit nang makita ang kanyang ina na tila nangingilabot na rin sa mga nangyayari ay niyakap niya ito ng mahigpit. Huwag po kayo matakot, Ma. Hindi ko po kayo iiwan. Natigilan na siya sa pagsasalita sapagkat napatingin sa kanilang dalawa si Lelang Olivia. Ngayon, Vicky, pikasin mo ng marahan ang pangalan ng iyong asawa at ng kanyang kalaguyo. Napabuntong hininga muna ng malalim ang babaeng lumpo bago niya marahan bigkasin ang mga nasabing pangalan. Pagkatapos noon ay bumaling naman si Lelang Olivia kay Jackson. Ngayon, Jackson, ikaw naman ang bumanggit sa mga pangalan nila. Pagkatango ay binigkas nga niya ang mga pangalan. Joseph Malabanan at ang kabit niyang si Risa. Pagkatapos nilang banggitin ang mga nasabing pangalan, ay muling tumuon ang atensyon ng maladiwatang babae sa bonfire na nasa gitna nila. Bumulong ulit siya ng mga salitang siya lang ang nakakaunawa. Makailang beses yon bago siya tumigil at tumarap sa mag-ina. Ngayong gabing ito, mararanasan nila ang ganti mo, Vicky. At kahit na magsisi sila, ay huli na ang lahat. Humangin ng malakas at sa sobrang lakas ay parang mabubuwal ang mga punong nakapaligid sa kanila. Subalit nakapagtatakang ang apoy na nasa gitna ay hindi man lang natitinag ng malakas na hangin. Nagwika na naman ng panibagong orasyon si Lelang Olivia at sa pagkakataong yon,
mas nakakakilabot itong pakinggan dahil parabang nagtatawag ng kung anong nakakatakot na presensya. Nangilabot pareho ang mag-ina, kaya napakapit ang mahigpit si Jackson sa balikat ng kanyang ina, habang taimtim na nagmamatsyag sa kapaligiran. At habang tumatagal sa pag-uulit ng orasyon si Lelang Olivia, ay mas bumigat at mas lumamig ang presensya sa buong paligid. Nagsimula namang pumikit at magdasal sina Aling Vicky at Jackson, sapagkat grabe ang takot na hatid sa kanila ng mga kaganapan. Damang-daman nila ang tila kung anong hindi kaaya-ayang puwersa na lumulukob sa kanilang kalagitnaan. Muling napadilat ang binata para tingnan kung ano ang nangyayari at laking gulat niya sapagkat napakabalasik na ng mukha ng kaninang maladiwatang itsura. Tumalim din ang mga tingin nito habang patuloy sa pagbigkas ng mga hindi maunawaang salita. Unti-unti ring nagbago ang boses ni Lelang Olivia na mula sa pagiging tinig ng isang diwata ay dumami na parang pinaghalo-halong boses ng mga nilalang na galing sa ilalim ng lupa. Ngayon, pakinggan niyong mabuti ang paghihirap ng mga taong nanakit sa iyong damdamin, Vicky, at sa iyo rin, Jackson. Po? Hindi na naituloy ni Jackson ang pagsasalita sapagkat tumigil ang malakas na hangin. Parabang kinain sila ng katahimika na kahit anong ingay ay hindi nila maririnig. Pakiramdam ni Jackson ay parang huminto ang oras sapagkat nang tumingin siya sa bonfire ay hindi na to gumagalaw pero nararamdaman pa rin niya ang init na nanggagaling dito. Napadilat tuloy ulit si Aling Vicky at napatingin sa kanyang anak habang naghihintay sila sa mga susunod pang mangyayari. Pagbaling ng tingin nila kay Lelang Olivia ay ngumiti lang ito na abot hanggang sa tenga at kasunod na noon ay muling umihip ang malakas na hangin dahilan para mamatay ng tuluyan ng apoy na nasa kanilang kalagitnaan. Mas tumindi ang lamig at bigat na nararamdaman ni Jackson. Uminit din ang kapaligiran na para silang inaapuyan at pagkatapos noon ay nakarinig sila ng mga ingay sa paligid. Iba't ibang klase ng kaluskos na tumagal ng ilang minuto bago magkaroon ng mga mahihinang pamilyar na boses. Habang nakakapit sa balikat ng ina, ay taimtim na pinakinggan ni Jackson ang mga mahihinang boses. Boses ni Papa yun ha, at saka ni Ma'am Risa. Muli siyang napatingin kay Lelang Olivia na nakangiti pa rin habang nagpapatuloy sa pagbikas na mga salitang siya lang ang nakakaintindi. Kumpara kanina, mahina na lang ang boses niya, kaya mas malinaw na naririnig ni Aling Vicky at Jackson ang mahihinang boses ni Mang Jose at ng kabit nitong si Risa. Ba't namin naririnig ang mga boses nila? Nasaan po sila, Lelang Olivia? Nginitian lang siya ng kausap bago si Menyas na manahimik lang at makinig, kaya ganoon na nga ang kanyang ginawa habang nakakapit sa balikat ng kanyang ina. Si Aling Vicky naman ay seryoso lang din sa pakikinig sa usapan ng kanyang asawa at ng kalaguyo nito na unti-unti nang lumilinaw ang mga boses kumpara kanina. Iniwan ko na ang mag-ina ko. Pinalayas ko na sila rito sa bahay para lang matupad ang gusto mong mangyari na magkasama na tayo. Ngayon, malaya na tayong dalawa. Tama lang ang ginawa mo, no? Wala namang silbi mga yun eh. Lalo na yung lumpo mong asawa, mas lalo ka lang malulog mo kapag nagpatuloy ka makasama sila. Ngayon, malayang malaya na tayo sa mga gusto nating gawin, mahal kong Jose. Nang marinig yun ni Jackson ay nakaramdam siya ng pagkamuhi para sa ama. At alam niyang mas masakit yun para sa kanyang ina. Kaya bilang suporta ay hindi niya inalis ang mga kamay na nakakapit sa balikat nito. Pagkatapos noon, ay biglang sumindi ulit ang apoy sa kanilang kalagitnaan. Doon ay naaninag nila ang itsura ni Mang Jose at Riza na nung una ay masaya pa sa kanilang ginagawa, hanggang sa unti-unting magbago ang lahat. Paglingon ni Jackson kay Lelang Olivia ay mabalasik pa rin ang mukha nito at mga tingin pati ang boses ay nakakatakot din. Inuutos ako ang lahat ng klase ng lamang lupa na malapit sa lugar ng mga taong yan. Pinaghihintulutan ko kayong panusahan at pahirapan sila.
Kahit anong gawin nilang pagsisisi, ay huwag silang patawarin. Dahil sa maturidad na boses na yon ni Lelang Olivia, ay may kung anong mga nakakatakot na tinig ang bigla na lang umalingaw-ngaw sa kapaligiran. At nang bumaling ang mag-ina sa apoy kung saan nila napapanood si Mang Jose at Riza, ay ganoon na lang ang gulat nila sa mga nasaksihan. Sinundan nyo ng muling pag-ulit ni Lelang Olivia ng mga sinabi kanina. Inuutusan ko ang lahat ng klase ng lamang lupa na malapit sa lugar ng mga taong yan. Pinahihintulutan ko kayong panusahan at pahirapan sila. Kahit anong gawin nilang pagsisisi, ay huwag silang patawarin. Makailang beses niya yung sinabi hanggang sa ang mga nakakakilabot na tinig na nasa kanilang paligid ay unti-unting magkaroon ng mga imahe habang umaangat pa itaas. Nangilabot ang buong katawan ni Jackson na makita mga ito na parang sumasabay na naglaho sa hangin hanggang sa tuluyang mawala na parang bula. Nang mawala na ang mga ito, ay saka siya ulit napatingin sa apoy at doon na nga niya nakita ang mas lalong nagpasindak sa kanyang pagkatao. Ibang-iba na kasi ang itsura ng kanyang ama bago nila ito iwan. Parang sa isang iglap lang ay mas dumoble ang tanda nito. Anong nangyari kay Papa? Hindi umimik si Lelang Olivia. Itinuro lang nito ang apoy kaya muling nag-antabay doon ang mag-ina sa kung ano ang mangyayari. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Parang lagi akong nauuhaw ah. Ang bigat ng pakiramdam ko. Kumakain naman ako ng sakto sa oras at may sapat na tulog. Ano ba itong nangyayari sa akin, mahal kong Risa? Huwag ka mag-alala. Magpapatingin tayo sa doktor. Mapanatag ka. Ang malaga eh, magkasama na tayong dalawa at wala ang pamilya mong hahadlang sa pagsasama natin. Nakaramdam na naman ang pagkamuhi si Jackson matapos marinig ang mga yon. Ang kapal talaga ng mga mukha nila. Saka siya bumaling kay Lelang Olivia. Akala ko po ba tutulungan mo kaming maparusahan sila? Bakit parang wala namang nangyayari? Mas lalo lang nasasaktan si Mama sa mga nakikita at naririnig niya, Lelang Olivia. Naudlot na sa pagsasalita ang binata sapagkat habang umiiyak ay biglang sumigaw si Aling Vicky na dapat maparusahan na nga ang dalawa sa mga pananakit nito sa kanilang mag-ina. Minasdan sila ni Lelang Olivia bago tumugon ng malumanay na ulit. Ngayon ay masasaksihan mo na Vicky ang kanina mo pa inaasam na paghihigante. Pagmasdan niyong maigi ang mga susunod na mangyayari. Ang mga magpaparusa sa kanila ay naroon na at siguradong hinding-hindi nila yun matatakasan kahit kanino pa sila humingi ng tulong. Ngumiti ito sa kanila kaya napabuntong hininga na lang ang mag-ina. Ngayon, tingnan niyong maigi ang paghihirap na mangyayari sa kanila at sinisigurado kong ikatutuwa niyo ang mga yon. Napatuon na nga ang tingin nilang lahat sa apoy na nasa kalagitnaan at doon ay muling tinunghayaan ang mga nangyayari. Habang kumakain si Mang Jose ay nakita nilang tumigil ito at nanghingi ng tubig sa kanyang kalaguyo. Nang makainom na ng tubig ay muling napahawak ang Ginoo sa kanyang tiyan at doon na nga siya nagsimulang madual. Mahal, Risa, ang sakit ng tiyan ko. Parang may kumakalkal mula sa loob. Mula sa apoy ay kitang-kita nila kung paanong mahirapan ang Ginoo sa pagsuka ng mga kinain nito. Mas nangayayat na rin at mas tumanda ang mukha na parang nasa edad 80 na. Kumulubot ang balat, nangalumata at nangayayat ito ng husto. Hindi alam ni Jackson kung matutuwa siya o maaawa sa nakikita kaya napatingin na lang siya sa kanyang ina at ganun na lang din ang gulat niya nang makita ang ngiti nito sa labi. Napahawak siya sa sariling dibdib sapagkat iba rin ang kanyang naging pakiramdam matapos makita ang sariling ina na tila natutuwa sa paghihirap ng iba. Hindi niya nakilala na ganoon si Aling Vicky sapagkat mapagmahal ito at maalalahanin sa kapwa. Mahal, Risa, namamanid ang mga katawan ko sa sobrang sakit ng tiyan ko. Makiusap, tumawag ka ng tulong. At teka, ano rin bang nangyayari sa iyo?
Kitang-kita nila mula sa apoy kung paano rin mamilipit sa sakit ng tiyan ang kabit ni Mang Jose na si Risa. Mahal, Jose, ang sakit. Ang sakit ng tiyan ko. Ano ba itong nakain natin? Ano ba itong aray? Nabili mong pagkain. Na food poison yata tayo eh. Kitang-kita ng mag-inang Vicky at Jackson kung paanong mamilipit sa sakit ng tiyan si Mang Jose at Risa. Ilang saglit pa ay pilit na tumayo ni Mang Jose. Kumapit siya sa lamesa hanggang makaupo ulit sa dining seat. Uminom siya ng tubig at pinakiramdaman ang sarili para bang gumiginhawa na. Maraan siyang naglakad at lumapit kay Risa na namimilipit pa rin sa sakit ng tiyan. Nang ilahad niya ang kamay dito para alalayang bumangon, ay ganun na lang ang gulat niya sapagkat ang mukha ng kanyang kabit ay may mga butlig-butlig na parang malalaking tigyawat. Ano yan? Unti-unti ring tumubo ang mga mapupulang butlig sa buong katawan ng babae, kaya napatingin ito sa sarili. Nang makita niya mga yon ay bigla rin siyang nangilabot at napakapit kay Mang Jose. Ano to? Baka allergy yan. Ano bang meron sa kinain natin? Adobong manok lang naman yun ah. Habang sinasabi yon ni Mang Jose, ay dahan-dahan siyang napapakamot sa sarili hanggang sa bumilis ng bumilis yun. Sakalang din niya napansin na ang dami na niyang pantal sa buong katawan. Dahil doon ay nagkatinginan sila ni Riza na parang takot na takot. Ano ba itong nangyayari? Bakit sobrang katin ang nararamdaman ko? Pero kahit anong gawin kong pagkamot eh, hindi ko mahanap kung saan ang gagaling ang kati. Parang nasa loob ng lamang ko yung kati. Mahal, ang sakit ng mga butlig-butlig. Parang may mga kumikislot-kislot. Ano ba itong nangyayari? Anay ko! Nagimbal ng gusto si Mang Jose pagkakita sa mga butlig ng kanyang kabit na biglang nagputukan at may mga insektong naglalabasan mula roon. Ganun na lang din ang pagkagimbal ni Risa pagkakita sa sarili at habang natataranta siya, isa lang ang kanyang naisip. Kagagawan to ng asawa mo. Siya ang may pakanan nito. Pinakulam niya tayo. Hanapin mo siya. Papatayin niya ta. Sabay-sabay na pumutok ang mga butlig at nagtalsikan sa mukha ni Mang Jose ang ibang katas. Laking gulat niya matapos makita ang kalaguyo na naliligo na sa sariling dugo habang ang mga insektong lumalabas sa katawan nito ay nagliliparan na palayo. Pagkahandusay ni Risa sa sahig ay natarantan na rin ang Ginoo at hindi na rin ito alam kung ano ang gagawin. Sinubukan niyang tumakbo kaya lang ay nangati na ng nangati ang kanyang katawan. Hanggang sa hindi na rin niya matiis ang sobrang pangangati. Kumuha siya ng tinidor at ito ang kinamit na pangkamot hanggang sa magkasugat-sugat ang kanyang katawan. Yun nga lang ay hindi pa rin naibsan ang pangangati. Kaya naman nagpunta siya sa banyo at binuhusan ang sarili at sinabunan, subalit hindi pa rin naibsan ang kanyang nararamdaman. Nang makita niya ang asido na nasa pinakasulok ng banyo, ay bigla nalang pumasok sa isip niya na kunin to at ibuho sa sarili. Nagsisisigaw siya sa sakit habang unti-unting nalulusaw ang balat dahil sa kanyang ginawa. Hindi naman matake ni Jackson ang mga nakikitang yun sa apoy kaya napapikit na lang siya hanggang sa tuluyan ang mawala ng buhay si Mang Jose. Tapos na ang paghihiganti mo, Vicky. Napadilat si Jackson matapos marinig ang matandang boses at nang makita niya si Lelang Olivia ay bumalik na to sa pagiging matandang kuba. Unti-unti na ring nagbalikan ang mga alitap-tap at bigla na lang nawala ang apoy. Nasuklian ko na ang kabaitan niyong mag-ina sa akin. Gayon, patas na tayo. Naglakad palayo ang matandang kuba at nang mawala na to sa paningin nila ay sa isang iglap bumalik na ang lahat sa dati. Nasa parke na ulit ang mag-ina. Pasadong alas tres ng madaling araw. Nang pagmasdan ni Jackson ang ina ay nakangiti ito kaya medyo nabahala siya dahil ayaw niyang maging masama ang kanyang ina although deserved din ni Mang Jose at Riza ang nangyari.
Pagbalik nila sa bahay ni Aling Telma, ay ganun na lang ang gulat nito pagkakita sa kanila, kaya nagtaka si Jackson. Bakit po parang gulat na gulat kayo, Ate Telma? Sinamaan ko lang naman po saglit si Mama sa park kasi hindi kami makatulog pareho eh. Nang sabihin naman ni Aling Telma na 2 linggo na silang nawawala at pinaghahanap, ay nanayo ang balahibo na mag-ina. Dahil ang alam nila ay ilang oras pa lang silang umalis sa bahay ni Aling Telma. Napag-alaman din nilang namatay si Mang Jose at Riza at 1 linggo nang nakalibing. Nang masda naman ang binata ang kanyang ina, ay mas lalo lang siyang nabahala dahil tila tumatawa to sa mga nangyari sa kanyang asawa at kabit nito. Wakas!